Hi guys, farm update lang sa Alpha Bowers. So itong red buckling natin is 1 year old, nasa around 70 kilos. So hindi pa natin siya gano'ng ginagamit. Pero soon siya lahat yung mag-breed dito sa mga inventory natin ng goat. So ito, si Hera, around 3 years old. Medyo hindi pa nakaka-recover kaya hindi pa natin pinapasampahan. Hindi pa nakaka-recover sa pag-aanak kasi medyo magaling siya magpalaki ng anak. Siguro kaya masyadong nakain yung katawan niya. So, ito naman is yung imported natin from Australia. Ang nakasampa dito ay imported rin from US. So, July yung expected na feeding niya. This one, 5-month-old buck. For delivery na to sa Santa Maria, Bulacan kay Doc Glenn. Inaantay na lang yung pang-transport namin. So, around 38 kilos yung last sa kanya, timbang at 5 months. So, medyo good naman yung bilang na yun. Mas makapal siya sa personal, kaya mas maganda makita niya din sila. Tingin pa tayo ng iba. So ito, imported from Australia din. Siya yung isa sa pinakamalaki dun sa batch nun. Possible pregnant din. Inaantay lang natin yung schedule ng ultrasound. Pero hindi naman siya nag-reheat. So possible September kidding to. Ito din, mga dumalaga natin. So ito is yung pangatlong imported from Australia din. Possible din pregnant sa September if ever yung kidding. Ang ibang mababait, si Hercules. Ito 4-month-old na 36 kilos. So mas malaki siya dun sa isang kabatch dahil ito yung pinakamabigat sa last batch natin. So papunta na ito sa Caranglan Nueva Ecija. Delivery na din this week or next week. So ito si Aisen, 1 year old daw, dito na paanak sa farm. Niretain namin kasi maganda yung weight niya and everything sa confirmation. Yung painted is si Athena. First kidding niya last December, nag-twin. So, hopefully pregnant din. Same batch silang lahat ng September. Binabay batch kasi namin since konti pa lang naman sila. Mas madali sa amin mag-alaga ng bata kapag sabay-sabay yung age. So kami, wala kaming malaking pastulan, kaya yung extra area aside dun sa goat house nila is ginamit namin na pakawalaan. May mga napier din. Normally, kinakat namin yan, pero ngayon, dinagdag nila sa pagkain nila. So gusto nila mag sun bath or mud bath. So, ayun lang muna. Nag-add na rin po ako ng additional video kung saan nasa open area po sila. Napakahalaga din para sa mga alaga natin na nakakapag-exercise sila. At dito, habang nasa baba sila, mas na-observe namin yung mga kilos at yung katawan ng bawat isang alaga.
Karamihan ng mga alaga natin is nasa 1 year old to 2 years old, kaya madami pang makukulit na nagsusuwagan dahil na din siguro dun sa age nila na bata pa. So please enjoy the video. If may question po kayo at gusto nyong i-clarify, please comment down below. Don't forget to like and subscribe para sa mga susunod na videos po natin. Thank you! Thank you.